Patuloy po akong bumabati ng isang mapagpalang pagbati sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, at tayo po'y muling nagpapasalamat sa Panginoon na tayo'y pinagkalooban ng panahon at pagkakataon na patuloy nating matalakay, mapagsamasamahan, bagamat physically tayo po'y hiwahiwalay, tayo po ay nagkakaisa sa ating mga puso, sa ating mga isipan, na tayo po ay magbigay ng pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon. At alam po natin, hindi tayo karapat dapat. Subalit po rin ang Panginoon pagkat hihilingin natin na patuloy tayong tingnan sa katwiran ng ating Panginoon Hesus Kristo, ang ating paglilingkod ay magiging katanggap-tanggap sa kanyang harapan. Tayo po'y manalangin. Kabanal-banalan po namin Diyos, muli ay nagpapasalamat na kayo ang aming Diyos na napili at nakilalang mahalin at paglingkuran. Sa kabila ng ay mga kahinaan, nariyan ang iyong biyaya upang sapatan ang aming mga kahinaan. Tayong paglilingkod ay muli naming gagawin at upang maging katanggap-tanggap sa inyong banal na harapan, patuloy po naming hihilingin ng katwiran ng ay Panginoong Kristo ang siyang nakita sa bawat isa upang kami maging karapat-dapat sa iyo. At ang pamamatnubay ng banal na Espiritu ang siya nawang manguna sa amin upang aming matuklasan ang liwanag na nais niyong aming matutunan. Salamat po sa pagdinig niyo sa aming kahilingan at dalangin pagkat amin po itong pinapakiusap alang-alang sa pangalan ng Apela, Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Kaya mga minamahal kong kapatid kay Kristo, muli pa ako nagpapasalamat na kayo nariyan. Tayo po hindi na magpapaligoy-ligoy pa ang atin pong topic for the whole week ay may pinamagatan pong Desire of Nations, ang pagnanasa ng ano po ng mga bansa. At ngayon po ay araw ng Tuesday, Universal Appeal ang pamagat, ano ho? Universal Appeal o itong pansanlibutang ano po, kumbaga'y pakiusap o maaring sabihin na natin panawagan. Okay? Pangbuong mundong panawagan. Ano po ba itong pangbuong mundong panawagan na ito? So, ang sabi po, what is Isaiah chapter 60 verses 1 and 2 talking about? What principle do you see at work there that seen throughout the Bible? Ando po ang prinsipyo na makikita natin dito po sa dalawang talatang kung babasahin natin. At ano po ba yung nakikita nating masasabi nating pangyayari na makikita rin natin sa buong ano po, halos sa buong kasulatan? What hope does it offer? Ano pong pag-asa ang ipinagkakaloob nito? Ayon po dito sa mga talatang ating babasahin. Again, Isaiah chapter 60 verses 1 and 2, ating pong tutunghayan ang mga talatang ito. Sabi po ay ganito, bumangon ka Jerusalem at sumikat na tulad ng araw, liliwanagan ka ng kalulhatian ni Yahweh, mababalot ng kadiliman ang buong daigdig, ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspus ka ng kanyang kaluwalhatian. Yan po ang mga nabanggit na talata, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At titingnan po natin, ayon sa katanungan, ando po ang nakikita nating prinsipyo sa dalawang talatang ito na nakikita nating kumbagay siya'y makikita natin na naroon siya, halos sinasabi siya sa buong kasulatan o sa buong Biblia, mula Old hanggang New Testament. At ano daw po ang pag-asa na ipinagkakaloob o inaalok nito sa bawat isa sa atin. Ang sabi dito, in Isaiah chapter 61 and 2, we are given a picture of God's deliverance of His people. Ipinapakita po dito sa mga talatang ito na ano po, ang pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Obviously, nakikita po natin ano po, ang context nito ay walang iba kundi ang mga Hudyo. Oh, kasi sa mga nakaraang pag-aaral natin nakaraang linggo ay talagang physically ay ipinabihag sila ng Panginoon ano ho kasi sa katigasan ng kanilang ulo. Oh, pero dito makita po natin na isinasadalin yung deliverance o pagliligtas ng Diyos sa kanyang ano po, sa kanyang bayan. Sabi nga dito, following the exile. Okay, following the exile. At alam na natin, ulitin lang natin, nakita po natin after ng 70 years na nabihag ang Southern Kingdom o ang Kingdom of Judea ng kaharian ng Babylonia, kita po natin na nagkaroon ng
tatlong grupo ng mga returnees, yung mga na-exile. Oh, 538 BC ang grupo nino po. Ulit-ulitin natin ito. 538 BC ang grupo ni Zerubbabel. And then sumunod, 457 BC ang grupo naman nino ni Ezra. And 444 BC ay ang grupo naman na pinangunahan ni Nehemiah. So ayan po ano ho. Again, ang binabasa natin ay hindi pa nangyayari, pero sinasaad na ng Diyos na ano po, sila ipapabihag, but at the same time, isinasaad din na sila'y ano po, ililigtas at muling panunumbalikin ng Panginoon saan? Sa Jerusalem. At ang sabi dito sa pagpapatuloy, okay? So again, following the exile expressed with the imagery of God's creating light out of darkness and pointing forward to the to an ultimate fulfillment in salvation through Christ. Yan po, ano? So ito yan, ano, hindi lang nakatuon sa physical na pagpapalaya ng Diyos saan? Sa mga Hudyo sa pagkabihag sa ibang bansa, particular ang Babylonia, kundi umaabot po ito, mga kapatid, ano, yung fulfillment nito, yung ultimate, yung pinakalundong katuparan nitong pagliligtas na binabanggit ng Panginoon sa ating mga Kristiyano, ito po ay makikita at matatagpuan natin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Gaya po ng ating pag-aaral kagabi, na ang salvation, ang kaligtasan ay hindi natin pwedeng trabahuin. Gaano man natin pagsikapan itong ano po, gawin at trabahuin, hindi po natin ito ano po, hindi po natin ito magagawa. Dahil sabi nga, lahat nagkasala. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So papaano tayo naligtas? Pag-aralan po natin kagabi sa pamagitan ng ano po, ng biyaya ng Diyos, at yung biyaya na yan ang magliligtas sa atin provided natatanggapin mo ito. At ano ang katibayan na tinanggap mo ito? Sasampalataya ka, makikiisa ka sa ating Panginoong Kristo. At pag ikay sumampalataya, ano nga sabi, ituturing kang ano po, ituturing kang matuwid. Hindi ka matuwid, ituturing ka lang matuwid. Dahil ano pong ginawa mo, tinanggap mo ang ating Panginoong Kristo, nakipagkaisa ka sa Kanya. So, ang tinitingnan na ngayon ng Diyos ay ang katwiran ng ating Panginoong Kristo. Again, ano ho? So, wala tayong bahagi dito. Kung meron mang masasabing bahagi ay yung pagtanggap. O, yung pagtanggap natin ang inaalok ng Diyos na kaligtasan. Okay? So, maliwanag po yan. Again, ang ultimate, no, ang pinaka-ultimate fulfillment ng salvation o kaligtasan ay walang iba kundi matatagpuan sa ating Panginoong Jesucristo. Doon, nakakalungkot dahil alam naman po natin na hindi naman lahat ganito ang pananaw. Dahil generally speaking, of course, with some exemption, ay halos karamihan mula noon hanggang ngayon, ang mismong mga Hudyo ay sila pa itong ano po, sila pa itong nag-reject sa ating Panginoong Kristo bilang Messiah. But of course, thank God kasi bagamat majority, pero mga Hudyo rin ang unang sumampalataya sa ating Panginoong Kristo, at mga Hudyo rin ang kanyang mga unang naging alagad at mga apostol na sukat ng Ebanghelyo ay naipano po, naiparating sa atin. Okay? So ayan, sa pagpapatuloy ang sabi dito, Isaiah chapter 60 verse 3. To whose light do nations and kings come? Kanino daw pong liwanag? Kung saan ang mga bansa at ang mga hari ay lalapit o pupunta. Basahin nga po natin ulit. Isaiah chapter 60 verse 3. Ito ang sinasabi. Ang bansa ay lalapit sa iyong liwanag. Ang mga hari ay pupunta sa ningning ng iyong pagsika. Ha, kaninong ano po ito? Liwanag ito? Kung saan lalapit at pupunta ang mga hari at mga bansa dito sa liwanag na ito. Ang sabi po sa pagpapaliwanag ng ating lesson, in Hebrew, this person is feminine singular. Okay? Kasi malaga po ang ano, no? Kasi sa Hebrew, dalawa lang lagi ang gender, mapabagay yan, mapataw, basta. Kahit ano yan, may gender lagi. Feminine, masculine, walang neuter. Yun lang, para sa Hebrew language, dalawa lang ang gender, hindi katulad sa English na mayroong ano, masculine, feminine, at ano po, neuter. Ganon din sa Greek, masculine, feminine, neuter. Sa Pilipino, ganon din, di ba? Sa ating language, merong panlalaki, pang babae, at pang walang kasarian.
Di po ba, mga kapatid? So, sa Hebrew, sabi dito, ang gender na ibinigay ay nasa feminine singular. Okay, anong kahalagahan nito? Ah, mga kapatid, it must be Zion. Ibig sabihin, ito yung Zion. Kadalasan ang Zion, kanino nagre-refer sa Jerusalem? Ha, mga kapatid, it must be Zion. So, walang ibang tinutukoy dito kundi ang Zion. At sabi dito, personified as woman. Okay, personification, personified siya bilang ano po? Bilang babae. Who is mentioned near the end of the previous chapter. Kung saan nabanggit din siya bago matapos ang Isaiah chapter 59. Particular yung Isaiah 59 verse 20. Pakibasa nyo na lang ano po? Ibasa nyo na lang ho yan. Isaiah 59 verse 20. So sabi dito, so the people of earth who are covered in darkness will come to Zion. And daw po, so ang mga tao sa buong mundo ay ano po, kung saan sila ay nababalutan ng ano po, nalulukuban ng kadiliman, ay paparoon saan? Paparoon sa Zion. They will be drawn by the light of God's glory that has arisen over her. And daw po, sila ay lalapit saan? Sa liwanag, okay, na ano po, na sumisikat saan? O liwanag na nagniningning sa kanila. At ito ay ano po, mula sa kaluwalhatian ng Panginoon. So yun po yung liwanag na ano, nakukupkup o babalot saan? Sa Zion. Again, pangunahing binabanggit kadalasan sa Zion ay ang Jerusalem, ha mga kapatid, yung ano po, yung lugar mismo ng Jerusalem. Pero dito ang sabi dito, Zion is summoned to enter into the light that is hers and then be observed and react to the nations as they gathered to the same light. Okay? Notice sabi dito, pansinin daw po, that although Zion is Jerusalem, na po, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, na bagamat ang Zion ang kadalasang emphasis o idinidiin o ang tinuturo ay ang Jerusalem, ang sabi dito, the emphasis is more on the people than on the physical location of the city. Pero this time sa pagkakataong ito, ang idinidiin ay hindi yung location, hindi yung geography kung saan naroon ang Jerusalem. Ha mga kapatid? Which is kung ating papansinin, nasa Israel pa rin hanggang ngayon yan. So hindi po yun alin, hindi po yun ang idinidiin na Zion sa pagkakataong ito o Zion. Ha mga kapatid? But rather sabi dito, it's on the people. Kundi saan? Sa bayan. Okay? O sa mga anak ng Diyos. So natin papansinin ang sabi dito, the rest of Isaiah chapter 60 develops the theme introduced in verses 1 to 3, the people of the world, hindi po maigi, napakahalaga nito, ho? The people of the world are drawn to Jerusalem, which is blessed because of God's glorious presence there. O mga kapatid, ano po, ang tao daw po ng sanlibutan na ano po, ay lalapit saan? Sa Jerusalem. Sapagkat nandun alin? Nandun ang maluwalhating presensya ng ating Panginoon. At sa patuloy na pagpapaliwanag ang sabi dito, God had a universal purpose. Sinin? When He chose Abraham and his descendants. Ano daw po ang purpose? Bakit pinili ng Diyos si Abraham na siyang pinagmulan ng lahi ng mga Hudyo o ng mga Israelita? Mga kapatid, ano po yung kanyang mithiin? Sabi dito, through Abraham, po, through Abraham, all families of the earth would be blessed. Sang-ayon po yun sa Genesis 12:3. Okay? So God, oh, so God's covenant with Abraham was ultimately intended to be covenant with all humankind through Abraham. Ayun. So dito makikita natin na yun palang intensyon ng Panginoon sa pakikipag-agreement o pakikipag-covenant kay Abraham ay para ano po? Ay para i-bless, alin po? I-bless o mapagpala ang sangkatauhan sa pamamagitan nino po? Sa pamamagitan ni Abraham.
Sabi dito, he and his descendants would be God's channel of revelation to the world. Ayun. Ito po. Bakit nakipag-agreement o nakipagtipan ang Diyos kay Abraham? Upang alin daw po? Upang, oh, alisin natin ang daw. Dahil ito naman talagang katotohanan, wala nang duda. Upang ang Abraham na ito, sampu ng mga tao na lalabas sa kanyang lahi o sa kanyang binhi, ay magiging ano po? Ay magiging daluyan ng ano po? Daluyan ng kapahayagan o sabihin na natin pagpapala ng Diyos sa buong sangkatauhan. Ha? Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga po hindi na ako nagtataka. Hindi na ako nagtataka ano po? Natutuo ito. Bakit? Kung ating papansinin, di ba? Palasak na nating binabanggit ito. Nasa Galacia Kapitulo 3. Simulan nga po natin dito sa talatang 28. Wala nang pagkakaiba. Tingnan niyo po. Wala nang pagkakaiba. Ang Hudyo at Grego, alipin, malaya, lalaki at ang babae, kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ayan ho. Pag tayo na kay Kristo Jesus, wala nang Hudyo, wala nang Grego, wala nang babae, wala nang lalaki. At kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y mga anak ni Abraham, tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Nakita po natin, ano ho? So, kaya pala pinili si Abraham oh, at ang kanyang lahi, hindi para ano? Hindi para sarilinin ang blessing ng Panginoon, o ang pagpala ng Panginoon. Kundi kaya pinili si Abraham at yung kanyang lahi ay para ano po? Para maging representative. Sabi dito, ano po? Sila'y maging kinatawan ng Diyos. Saan po? Sa buong sanlibutan. Again, Abraham, he and his descendants would be God's channels of revelation to the world. Sa kanila magmumula alin? Ang kapahayagan, ang katotohanan. Kasi pansinin po natin, balikan po natin ang context. Sa panahon nila, amang Abraham, ay makikita natin, marami na rin tao na nakapaligid sa kanila. Marami na rin tao, ano po, at marami na rin bansang umiiral. Yun nga lang, nakita po natin, yun nga lang, nabanggit ko na ito ng mga nakaraan, sana naalala nyo, kung hindi, pag uulit na lang ito, ano ho? Eh, ang mga tao noon, mas marami ang hindi nakakakilala sa tunay na Diyos. Oh, kaya, pumili siya ng tao na talagang kilala siya. Which is, eto nga sino? Ito nga si Abraham. At ang kanyang lahi, ang gagamitin ng Diyos para patuloy na ano? Ipahayag, ipakilala yung tunay na Diyos sa kanilang ano po? Sa mga bansang nakapalibot sa kanila. Yun ang mithiin ng Diyos eh. Kaya sila pinili ng Diyos. Para sila ang alin po? Magpahayag. Magiging ano nga po? Daluyan sila. Magiging channel sila ng liwanag sa kanilang ano po? Sa kanilang mga kalapit o mga nakapaligid na bansa sa kanila. Kasi iba nga ang Diyos na kanilang ano po? Kinikilala. Mga Diyos na ano po? Mga Diyos na peke o mga Diyos-Diyosan. Sabihin na natin, mga Diyos na walang silbi. O, kaya eto, kinuha sila, mga kapatid, para nga maipakilala. Sila ang magpahayag. Sila ang gagamitin ng Diyos para ipahayag ang katotohanan at nang makilala ng mga tao kung sino talaga sa dinami-dami ng Diyos na kanilang nakikilala ay makilala talaga nila kung sino yung tunay na Diyos. Ha, mga kapatid? O, ayun po, ang dahilan. Ha? Kaya, sa pagpapatuloy at malapit na pagtatapos, ang sabi po dito sa atin, Isaiah, so to bring his people back to their ancient universal destiny. Ano po ang mitian nino? Ni Propeta Isaiah, upang ipaalala, paalala sa kanyang mga kababayan na hello. Ha? Kaya nakipagtipan ang Diyos sa ating amang si Abraham. At sa ating lahi, sapagkat gusto niya na tayo alin? Tayo ang magdala. Tayo ang maghahatid ng liwanag. Tayo ang magiging pangunahing instrumento o daluyan ng ano po? Ng pagpapala at kaalaman upang makilala ng mga taong nakapaligid sa atin kung sino ang Diyos na dapat ano po?
ang Diyos na dapat sambahin. Eh kaya lang mga kapatid, nakita naman po natin sa mga nakaraang linggong pag-aaral natin, di po ba? Nakita natin mismong mga ano, no? Mismong mga hari mismo ng bayan ng Diyos ay ginagawa, maging yung mga bagay na karumaldumal sa harapan ng Panginoon, kung saan ginagawa rin nila kung ano alin po, kung ano ang ginagawa ng mga pagano. Kung halimbawa, balikan po natin, di ba? Si King Ahaz, naging mabuti po ba siyang ano? Naging mabuti po ba siyang halimbawa? Hindi. Kasi kung paano ang mga pagano nagsusunog ng ano po, nagsusunog ng mga anak, iniaalay yung kanilang mga anak sa kanilang Diyos-Diyosan, at isa sa kaparaanan para ialay nila ang kanilang mga anak sa Diyos-Diyosan ay susunugin ito, ay ganun din. Gumawa rin nun ng isang ano po, gumawa rin nun ng isang Hudyo. At yun nga po'y sino? Si Haring Ahaz, mga kapatid. Oh, so kung ganun ang mangyayari, ano pa pinagkaiba? Di ba mga kapatid? Ano pa? Eh, halimbawa, mga nakapaligid na bansa, sabihin, oh, eh, wala rin palang pinagkaiba to sa atin. Kasi yung practice natin, yun din alin? Yun din ang practice nila. Ito ngayon ang matinding panawagan nino ni Propeta Isaiah. Alalahanin nyo kung bakit nakipagtipan kay Amang Abraham ang ating Panginoon na si Yahweh. Ha? Kasi tayo, ano po, dapat maging daluyan, sabi niya. Yun po ang kanyang ipinararating na paalala muli sa kanyang mga kababayan, dahil muli kung ating titingnan, lugmok, saan po? Lugmok sa tinatawag na moralidad at espiritual na kalagayan. Ang bansang Huda, o ang karyan ng Huda dito po sa Southern Kingdom, at nakita natin, ganun din naman, halos walang pinagkaiba rin ang nasa Northern Kingdom, kaya nga nauna pa silang ipinabihag at pinahintulutan ng Diyos na mabihag ng Assyria. Oh, eto, Southern Kingdom, eh halos wala rin pinagkaibang kanilang practice. Kaya, again, ang sabi dito, ha? Isaiah sought to bring his people back to their ancient universal destiny. Ano ba yung destiny nila? Na silang, ano po, sila ang magiging daluyan ng liwanag at pagpapala sa kanilang mga karating bansa. At ang sabi dito, as the representatives of true God, they were responsible not only for themselves but also for the world. Oh, ayan. Maliwanag ano ho? Bilang kinatawan ng ano po, ng tunay na Diyos, sila'y ano? Sila'y kinatawan o sila'y may responsibilidad, may pananagutan hindi lang sa kanilang sarili, kundi sa buong mundo o sa mga taong nakakakita sa kanila. Ha mga kapatid, yun po yun. At ang sabi dito, mga kapatid, they should welcome foreigners who seek God. Tama, maging taga-ibang lupa. Kaya nga mga kapatid, oh, basahin niyo po ang Isaiah chapter 56. Nakikita natin. Kaya nga, yung sinasabi ng ibang mga kaiba yun natin sa pananampalataya, na ang Sabat pang Israel lang daw, pang Hudyo. Eh nakita niyo po, Isaiah chapter 56, sabi, ay kahit taga-ibang lupa, basta gustong maglingkod sa Panginoon, ay hindi pwedeng ano, hindi pwedeng masunod yung kanyang practice bilang pagano. Kung gustong maglingkod sa Panginoon, ay gagayahin yung ginagawang religious practice ng bansang Huda o ng mga Hudyo. At isa nga po doon, ha, isa nga po doon sa dapat i-practice ay yung ano po, pangingilin ng araw ng ano po, pangingilin ng araw ng Sabat. So ipapakilala sa mga foreigner, sa mga taga-ibang bayan, sa mga dayuhan, kung gusto niyo maglingkod sa aming Diyos, isa sa dapat niyong gawin ay ipangilin, alin po, ipangilin ang araw ng Sabat. Ha, basahin niyo po ang chapter 56 verse 2, chapter 56 verse 6. Mga kapatid, ano po? So, ayan. At ang sabi po dito sa atin, for his temple shall be called the house of prayer for all people. So, ayan. Ano po? Talagang ang kaligtasan, mga kapatid, tandaan po natin, ulitin natin, ang kaligtasan ay para sa sangkatauhan. Again, tandaan po natin, ang kaligtasan ay para sa sangkatauhan. Obvious na po yan, sapagkat kung ating papansinin, mula noon, hanggang ngayon, at hanggang sa darating na panahon, hindi magbabago, ano ang sabi? Mula na magkasala ang tao, ang pagnanais pa rin ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas. Po ba? Lahat ng tao ay maligtas. Pero, papaano makikilala ng tao ang tunay na Diyos kung walang ano po? Kung walang magpapakilala sa Kanya. Kaya nga mula noon, sa bagong tipan,
sa panahon natin at hanggang sa panahong darating, mga kapatid, ito pong tatanda natin. Gagamit at gagamit ang Diyos ng ano po, ng kanyang mga kinatawan. At dito nga po sa ating paksang pinag-uusapan, ang ginagamit ng Diyos sa pagkakataong yon ay wala iba kundi ang bansang Hudea. Dahil yung kabilang kaharian, which is yung Northern Kingdom nga po, ay wala, nabihag na, ano po? Nabihag na. Pero ito po, yung sa Southern Kingdom, ay nananatiling ano po, nakikipagpunyagi. Bilang ano po? Bilang kinatawan ng Diyos. Pero yun nga, kita natin, na sila man ay ano po, mga pasaway. Ha? Kaya patuloy na ano po, nananawagan si Propeta Isaiah. Alalahanin nyo kung ano talaga. Alalahanin nyo kung ano talaga. Ang dahilan ng pagkatawag o pagpili ng Diyos sa ating ninunong si Amang Abraham. Oh, hindi para sarilinin, alin, ang katotohanan at ang mga blessing na nagmumula sa Panginoon, kundi tayo'y maging ano po, daluyan. Yun ang ipinapaalam again ni Propeta Isaiah sa kanyang mga kababayan. At ngayon nga po, bago tayo magtapos, sabi dito, in this context, how do you understand the role of Seventh-day Adventist Church or your role in that church? Oh, sa kontekstong ito, tinatanong tayo, ano ang nauunawaan natin patungkol sa kung ano ang bahagi o gampanin ng iglesia sa kabuuan o kaya naman ikaw bilang individual? Ano ang ating magiging gampanin? Again, ang katotohanan ay hindi ipinagkaloob sa atin ng Panginoon para i-hoard. Alam niyo yung hoard, yung mga negosyante, hindi naman lahat, no? Pero maraming mga negosyante ay nag-hoard ng mga products. Halimbawa, mga nakaraang taon, di ba? Ultimong bawang, nagkaroon ng artificial na shortage. Bakit? Gusto lang palang ano? Gusto lang palang pataasin ang presyo. Meron naman pala, hino-hoarding lang. Tinatago lang para magmahal alin, magmahal ang presyo. Eh, maunawaan natin yan sa mga negosyante yun, nang talagang doon sila bihasa eh, kung paano kumita, magkamal ng limpak-limpak na salapi sa kanilang negosyo. Pero, ang kaibahan sa atin, bilang mga ano po, bilang mga anak ng Diyos, ang katotohanan at liwanag na ipinagkatiwala sa atin ay hindi ipinagkaloob ng Diyos sa atin para sarilinin, para itago, ha mga kapatid? Kundi ano? I-share ito. Ipangaral ito. Ibahagi ito, mga minamahal kong kapatid. Ha? Kaya walang matinong Kristiyano, and as a Seventh-day Adventist Christian, walang matinong Seventh-day Adventist Christian na sasarilinin yung katotohanan at yung pag-asa na meron ka. Ho, pag hindi mo isinishare yan, ay, pasensya na ho. Eh, mukhang hindi mo alam kung anong dahilan ba't ka natawag. Ha, mga kapatid? Mukhang hindi mo alam kung ba't ka natawag. At kung ating papansinin, mga kapatid, ano ho? Eh, sabi nga po sa 1 Peter, ano ho, chapter 3, verse 15 and 16. Ito po ang ating ano eh. Tingnan nyo po. Bilang mga mananampalataya, tayo po'y pinagbilinan ng ganito. Ang sabi po ay ganito. Verse 15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sino mang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. So mga kapatid, dapat ano? Lagi tayong handa na i-share kung anong hope meron tayo. Ano bang pag-asa meron tayo? O ano ba yung liwanag na nasa atin? Ha mga kapatid? Kasi ito po talaga ang tagubilin ng ating Panginoon kahit sa kanyang mga alagad. Kaya humayo kayo. Ipangaral ninyo alin ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. Ano ho, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. So kung meron man tayong pangunahing tungkulin, hindi lang sa ating sarili, kundi una sa Panginoon at ang Panginoon na ating pinag-uukulan ng paglilingkod ay nagnanais na ano? Na ating i-share ito. Ha mga kapatid? Ating i-share ito sa ating kapwa. Hindi na kinakailangang dumayo ka.
kung walang pagkakataon. May kinakailangan mag-ibang bansa ka. Diyan lang sa iyong paligid, ha mga kapatid? Diyan lang sa iyong paligid, ay sana magamit ng Panginoon yung revelation o kapahayagan o yung katotohanan na ipinagkatiwala sa iyo at sa akin. Ha, mga kapatid? Hindi na kinakailangan dumayo eh, pangunahin sa ating paligid. And again, maraming paraan para tayo makapag-share ng liwanag. Hindi naman puro preaching. Di po ba, mga kapatid? Hindi naman puro pangangaral ng salita ang ating pwedeng ma-share sa ating kapwa. Kundi yung makita. Di ba? Makita. Halimbawa, sa chapter 14 ng Deuteronomy. Ha? Ang sabi ng Panginoon, bakit pinagbawalan silang kumain ng mga karumalduman? Ha? Kasi ang sabi ng Panginoon, kayo'y aking bayan. Kaya, pati kakainin nyo, pili. Huwag kayong kakain ng karumalduman. Bakit? Kayo'y aking bayan. Kayo'y aking hinirang. Pinili ko kayo. Ibinukod ko kayo. So, dyan pa lang, mga kapatid, pag nakita ng ating mga kapitbahay, eh bakit kaya itong mga Seventh-day Adventist ay maingat sa kanilang mga kinakain? Eh bakit kaya itong mga Seventh-day Adventist ay talagang hindi umiinom ng matatapang na alak? Ay sana nga, ano ho? Kasi sa totoo lang, sa totoo lang, hindi ka na nga nangangaral, makikita pang nag-golf ka. Ha? O mga kapatid, ano ho? O ayan, again, hindi lang puro preaching, kundi yung ating lifestyle, mga kapatid. O, makita lang, mapapansin eh. Mapansin, di ba? Bakit sila nagbibisyo, ikaw hindi? Doon pa lang. Magsisend na tayo ng ano? Magsisend na tayo ng message sa kanila. At pag sila'y na-curious, ayun, magtatanong, ayan. Lagi tayong sabi, maging handa na sagutin yung mga tanong sa atin. Alam niyo, may mga pangyarihan, ha? Nanonood yung aking kapatid na si Dave Thompson. Tol, alala ko po, nung ako'y nagtitinda pa kami itong kapatid ko na si Dave ng Hopia, doon sa monumento namin kinukuha. Nung hindi ko pa siya kasama, ay madalas pag umuulit akong kumuha, ay kumakain ako sa karinderya. Napapansin nung may-ari ng karinderya, bakit talaga hindi ako kumakain ng baboy? Pag ang gulay may halong hipon, may halong baboy, hindi ako kumakain. E sabi niya, bakit ba hindi ka kumakain ng baboy? Bakit ba hinaluan ko lang ng heavy, ayaw mo na? E sabi ko, ako po kasi Kristiyanong Seventh-day Adventist. E ano naman? Sabi niya, E sabi ko, nasa Biblia po yan na huwag kakainin niyang mga ganyang niluluto niyo. Nasa Biblia ba yan? Sabi ko, opo. Sabi ko, may Biblia po ba kayo sa bahay? Oo. Ikaw, sige, basahin niyo po ito ha, nilista ko, sinulat ko. Kung saang chapter. Kinabukasan? Pagkain ko ni sabi niya, nasa Biblia nga pala. Nasa Biblia nga pala. Kasi alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, magpahanggang ngayon, may mga tao talagang hindi alam. Hindi alam itong mga bagay na ito. May mga tao naman, alam na, pinaglalaban pa kahit mali. Alam niyo mga kapatid, alam niyo na ho. Huwag na tayong manibago sa ganun. Ano ho? Yung mga tao namang alam na pero pinaglalaban kahit na mali. But anyway, ang point is, tayo ay pinagkalooban ng liwanag na hindi natin dapat ano po, sakimin sa ating sarili. Hindi natin dapat, hindi tayo makontento na nasa atin lang. Kasi again, tayo po ano, tayo'y daluyan. Tayo po'y channel of blessing, mga kapatid. Ano ho? Tayo channel of blessing, mga kapatid. Tandaan niyo po yan. At bago tayo magtapos, mga kapatid, nga pala, ano ho? Pasensya na naman yung mga, hindi tayo makaka-shoutout ngayon. Ha? Hindi tayo makaka-shoutout ngayon kasi mga 8 o'clock may inaabangan po tayo. Dalawang pangyayari. Yung ating viewer na makulit doon, na si David Bispiras sa pag-aralan natin, ay makikipag ano daw po ah, makikipagpalitan sa atin ng hindi ko alam kung debate magiging labas. So, hindi muna ako siya shoutout muli ngayon. Ano po? Kasi baka tumawag nga, alas 8 ang aming usapan. Eh, mag-alas 8 na. Kaya pasensya na po, hindi na muna tayo mag-shoutout. At kung hindi man tumawag yung si David Bispiras, ay sasagutin pa rin namin yung mga patutsyada nitong si Pastor Kuno. Hindi pa naman talaga Pastor. Nagpapatawag na rin Pastor Ray Ann
Fuentes, na ang tawag namin ay Rayan Fuentes Pointless, kasi nga, eh, pag nakausap mo, parang ang bait, ano ho, parang ang bait. Pero pag nakatalikod pala, eh, lobo, madaldal, chismoso, maparatang, ngayabang, hari ng, ano, hari ng self-proclaim. Eh, makin mo, lahat daw kaming nakadibati niya sa pag-aralan na yun, puro na daw talo. At mga, hindi ba naman sinungaling, mamaya sasagutin namin kung mga kasinungalingan niya. Oh, kaya, hindi na muna ako mag-shoutout, mga kapatid, ano? Pero meron lang dito kasi ang nakita. Si may pinapabati lang, ano ho, pasensya na ho, ah. Eh, kasi baka sineran lang ito ng ating kapatid na Bryant Malayo. Sabi niya, pakigreet sa kaibigan ko, Brother Rolando Bihante. Kaka-invite ko lang po sa kanya dito. Ay, oh, Brother, ano po, Sir Roland Bihante. Oh, ha, special mention kayo. Wala talagang ano ngayon. Wala talagang shoutout ngayon, pero shoutout ko kayo dahil po sa pakiusap ng ating regular classmate, Brother Bryant M. Malayo ng Team Negros Oriental. Ha? So the rest, hindi ko na po muna isi-shoutout. Yan lang kasi mukhang kai-invite nga daw po, kaya pagbigyan po natin. Ha? Punta po kayo sa pag-aralan natin. Kasi again, kung tatawag yung bisperas, uunahin namin yon. Patutunayan niya daw na yung Iglesia ng Diyos na kanyang kinaaniban, yun ang challenge ko sa kanya. Ayun yung tunay na Iglesia ng Diyos na kanyang, yung kanyang Iglesia ng Diyos na kinaaniban. Ha, mga kapatid, kaya punta yung mga hindi pa aantukin, eh punta po sa pag-aralan natin. Okay. So, ayan mga kapatid. Again, tayo po ay pinagkatiwalaan ng liwanag at tayong mga mahilig bilang panghuli, bago tayo manalangin, na gamitin alin po itong 2 Corinthians, okay? Chapter 5 verse 17. Ano bang nandun? Ito yung mga new creation. Ito yung mga bago ng ano po, mga bago ng nilikha o mga bago ng nilalang. Dahil sa ating pakikipag-isa sa ating Jesucristo, ay meron pong gampanin sa totoo lang. Ano ho? Meron pong gampanin. Ang sabi po, ganito. Oh. Kaya't kung, tuloy-tuloy natin ha, mula sa verse 17 ng 2 Corinthians, chapter 5. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, ah, di ba nakipag-isa na po tayo, ano ho? Ano nang tawag sa atin? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan ng bago. Okay? Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, ibinilang niya kaming kaibigan at ibinilang niya kaming kaibigan at hindi kaaway, at pinagkatiwalaan niya kami upang maglingkod ng sang-ayon. Nang gayon, ang mga tao ay maging kaibigan rin niya. Pansinin niyo po, ano? Kaya pala tinawag sila mga kapatid. Okay? Para ano? Kaya tayo pinagkaisa kay Kristo, para yung mga born again, yung mga bagong nilalang din kay Kristo, ano po, ay magdala ng mga tao sa paanan ng Panginoon. O pansinin nyo, ano ho? Sila'y nagiging ano? Sila'y nagiging tulay. Sila'y nagiging ano po, kasangkapan. Para ang mga tao ay ano po, magkaroon din ng muling pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Kaya yung mga gumagamit itong talatang ito, ano ho? Na tayo'y born again, tayo'y bagong nilalang. Tandaan nyo po, ang mga born again, mga bagong nilalang ay merong tungkulin. Ano ang tungkulin? Ang tungkulin ng mga born again, mga nakipag-isa kay Kristo, ay tungkulin din nating humanap ng mga tao na ating madadala para makipagkaisa rin sa ating Panginoon Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Di po ba, mga kapatid? At sa pagpapatuloy, ang sabi po dito, ang ibig sabihin sa pamamagitan ni Kristo, ang tao'y binibilang ng Diyos na kaibigan at hindi na niya tinatandaan ang kanilang mga kasalanan. At kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Oh, sinin niyo po, sino palang ano, mga born again, ay inaatasang ano, ipamalita kung ano yung inyong ano po, kung ano yung inyo at ano yung aking tinanggap. Kaya again, hindi natin i-hoard, hindi natin isasarilinin. Dapat ano po, i-share. Oh, kaya ngayon, alam niyo na po, ang isa sa mga tungkulin ng born again ha, ng mga nakipagkaisa sa ating Panginoong Kristo, ano ho? I-share natin kung ano ang nasa atin. Upang sa pamamagitan natin, of course, again, tayo'y daluyan
Kung paano ang mga Hudyo, ang mga Israelita, ay ginamit ng Diyos na representative niya noong lumang tipan, noong unang panahon, tayo rin po ang inaasahan ngayon ng Diyos na kikilos bilang kanyang kinatawan upang ang mga taong nananatiling nasa kadiliman, baka sakali kung hindi magmamatigas ang kanilang mga ulo at ang kanilang mga puso, ay madala saan po? Sa kaliwanagan. Kaya nga ang sabi sa pagtatapos, kaya nga kami mga sugo ni Kristo, ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Kita po natin ano? Yung mga nakipagkasundo na sa Diyos, may trabaho. Ano yon? Ang maghanap ng mga tao na makikipagsundo rin sa Diyos. Ay, parang ano, hindi ako mahilig sa networking, no? Sa totoo lang, hindi po ako mahilig sa networking. Pero, malamang dito kinuha yung ano eh. Dito kinuha yung principle ng networking. Yung isa ay iimbita ng isang kaibigan at yung kaibigan iimbita ng isang kaibigan. Ipipesto kung saan ang kaibigan na naimbita ng kanyang kaibigan ay iimbita rin ng kanyang kaibigan. At ganun, di ba sa networking, mga kapatid? Networking, ito pinakamagandang networking sa lahat. Again, hindi ako nahilig diyan sa mga hanap buhay na networking na yan. Pasubali lang kasi mukhang hindi ko talaga strength po yun. Pero wala rin po akong against sa mga pumapasok sa ganyan. So nasabi ko lang na malamang, kung meron mang pinakamagandang networking, mga kapatid, ay ang networking ng pagdadala ng kaluluwa sa ating Panginoong Hesukristo. Oh, ayan mga kapatid, ano? Muli, pasensya na ha. Babawi po tayo, if God's will, babawi po tayo bukas sa ating pong devotional. Ating shoutout, if God's will, babawi po tayo bukas. At ayan na, mag-alas 8 na, baka hinihintay na po ako sa pag-aralan natin. Oy, Sister Teresa Toyama, prayer, bukas po, swab test ko, thank you po. O sige, isama na natin ang iyong ano ngayon, ang iyong atis, nabasa ko dyan, ang inyong prayer request, Sister Teresa Toyama. Swab test nyo, ano ha? So ayan, let us pray mga kapatid. Kabanal-banalan po naming Diyos, muling nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na panahon na kami po ay inyong pinagkalooban ng pagkakataon na muling mapag-aralan ang mga katotohanan na nais niyong aming matunghayan. Purihin ka, Panginoon, kung papaanong ang bansang Israel ay inyong ginamit noon upang iyong maging representative kinatawan sa mga taong nakapaligid sa kanila. Ganun niyo rin po kami ngayon tinitingnan. Kaya nyo kami dinala mula sa kadiliman patungo sa kagilagilalas na liwanag o kaliwanagan upang kami rin po ay maging instrumento, maging daluyan ng pagpapala sa aming kapwa. Saan man nawa kami bahagi ng sanlibutan mo ipinagkaloob na manirahan, nawa maging liwanag at asing kami ng sanlibutan. Idinadalain ko po ang lahat ng mga kapatid na may mga karamdaman, inyo pong pagalingin sa pangangailangan ay inyo pong pagkalooban. Sister Teresa Toyama sa kanyang pagpapaswab test bukas, patnubayan po na way maging negative ito. Patuloy din pagpalain ang kanyang kalusugang pisikal, higit sa lahat ang kanyang kalusugang espiritual. At ganoon din po ang kanyang pangangailangan sa araw-araw. Lahat po naman kapatid, dinadalain ko pa, Panginoon, na patuloy niyong iparanas ang inyong pagmamahal. Tita Grace Takagi, patuloy na ibalik ang kanyang 100% na kalusugan. Sir Frank Savage, naway gamitin yung daluyan ng pagpapala ang Brother Dexter Marta Maya. Muli, maraming salamat sa patuloy niyong pagkakaloob ng panahon, pagkakataon, naway tanggapin yung aming pakiusap. Mangyari ang iyong kalooban, Panginoon, hindi ka namin inuutosan, kami nakikiusap lang. Inihiling po namin ang lahat, alang-alang sa pangalan na Jesus Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan mga kapatid, bago tayo lubusang mag-iwahiwalay, nais ko lang pong makiusap muli sa mga hindi pa po nakakapalo, ay ipalaw nyo po at ilike ang ating ano po, ang ating Facebook page, Paglapit kay Kristo. At sa mga gusto naman pong YouTube, ay meron na po tayong YouTube channel, nandyan po yung link, nandyan po sa ating comment section, hanapin nyo po yung link ng ating ano po. Kung hindi man, ay puntahan nyo na po mismo, Paglapit kay Kristo sa YouTube. At alam nyo naman po kung alin po yung Paglapit kay Kristo
YouTube channel na tayo yon. Kasi meron din pong iban po. Sister Edna Sigal, Laila Tube, nakita ko rito, ano po? O, so, pasensya na po yung iba ha, basta if God's will, bukas po ng umaga, kung lulubi ng Panginoon, tayo tanglayin natin ang buhay at lakas, ay babawi po ako sa ating shoutout sa ating pong devotional. Okay, sa mga hindi pa mapupuyat, dalawang bagay, makikita natin pag-aralan natin. Kung hindi tatawag, yung David Bisperas, ay ating tatalakayin ang mga patutsada ni nagpapakilalang Pastor Rayan Fuentes Pointless na hari ng self-proclaim na laging panalo sa mga debate daw sa amin. Ha? Kapatid, kaya punta po sa pag-aralan natin ang hindi pa mapupuyat. Sa pangalan po ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos at tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoong Kristo, Brother Richard Thompson, na patuloy na nagpapanukala na kung lulubi ng Panginoon ang aking pagpapanukala para sa Kanya hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Ay masaya ko pong gugugulin ang aking paglilingkod sa Panginoon sa loob ng Kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. Kaya sana tayo po mga kapatid, maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o karamdaman, maging sa buhay kung kinakailangan umabot sa kamatayan, tayo po ay patuloy na maglilingkod, magtatapat, mananatili, at patuloy na magtitiwala at magmamahal sa ating Panginoon. O ayan, lagi pong tatandaan na mahal ko kayo, pero mas higit po nating tatandaan na kayo at ako ay mas higit na minamahal ng ating Panginoon. Bye-bye for now, mga kapatid. If God's will, see you. Pag-aralan natin at sa ating pong mga kapaglapit kay Kristo, bukas pong muli, alas 6 ng umaga dito sa Pilipinas, muli tayong magkikita-kita kung lulubi ng Panginoon. Bye-bye for now. God bless, mga kapatid.